liwanag ni ayan, ayan. Gusto ko itong banat ni si Sek Panilo. Si Sek Panilo yung pagkausap mo yung relax na relax eh. Ayan, ganyan. Si, yan naman, Bea Alonso, tama. Si Sek Panilo, ganyan. Ah, ayan, ayan, ayan. Pag gusto mo, alam mo, si Pangulong Duterte, gano'n. May mga kritiko na pilit nilalabas daw, eh, ilabas daw yung medical condition ng presidente. Sinasabi nga ho natin noon pa, ilalabas mo kung mayroong masela na karamdaman si presidente. Actually, tinan nyo ha, si presidente, ano ha, aminado, ano sinabi, anong sinabi niya? Ang sinabi ni Pangulong Duterte, oh, may sakit ako. Pero if you're telling me na kung may sakit ako, na I cannot perform my duty, eh wala. Isipin mo na lang ito ha, yung pagpapagolf ni Pangulong Duterte, yung pag mumotorsiklo niya, at saka yung pagja-jogging-jogging niya, eh yun ay more than enough to say the president is capable of governing the country. Ang sinasabi lang naman doon sa ating konstitusyon, kung hindi na capable, ibig sabihin, hindi na kaya ng katawan mo, siguro eh, nakalatay ka na at hindi ka na makapag-desisyon, hindi ka na makapag-conduct ng meeting. Eh si Pangulong Duterte nakakapag-conduct pa ng meeting, matalas pa isip, di ba? Oh. Eh yun lang naman na sinasabi ni Pangulong Duterte. Oh. Nakita niyo naman na sabi niya, yun ang tinakda ng saligang batas. Nakita niyo naman nag-golf pa, nag-swing pa siya. Oh, hawa o hole in one pa yan. Hindi nyo alam yan. Exclusive lang yan. Ako nagsabi. Ako lang ang nagsabi niyan. Na yung tinira ni Pangulong Duterte yon pasok sa butas. Ang hindi ko lang sure, kung yung butas ay nakabaon o nung bumagsak yung bola, nilagay nung PSG yung butas sa ilalim. Para hole in one! Mr. President, hole in one! Yung pala, ginalaw lang yung butas. Hindi ko natin alam. Basta ako, sigurado ako, hole in one yun. Ha? Nag-jogging, nagmamotorsiklo, kaya wag ho kayo mag-alala. Si President ay nasa mabuting kalusugan. Ha? Alam nyo nga eh, sa ano nga, ito walang biro, ito kukwento ko lang. Kwento ko lang sa inyo, konti lang naman, kapuraso lang ha. Medyo, alam mo naman sa atin, may kasamang chismis itong usapin natin. Alam nyo, biniro ko pa nga si, ano eh, si Senator Bongo, sabi ko, Senator Bongo, ito walang biro, ito makakala nyo, niluloko ko kayo ha. Next time naman magmotor si Pangulong Duterte, sama mo naman kami ni Mocha sa gilid niya. Wala akong biro, talaga sinabi ko yun. Tas, alam mo na mabait si, ano, si Senator Bongo, talagang ano yun eh, very, very approachable na tao. Sabi niya, opo, boss, sige, next time, ganun-ganun eh. Nakakatuwa lang, di ba? May papakita lang ako sa inyo, ha? Wait. Pinasinungalingan po ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Sobihana. Ang mga usap-usapan sa social media na sisiklab ang gyera sa pagitan ho ng Pilipinas at China dahil sa presensya ng naval militia at barkong pandigma sa West Philippine Sea. Tinawag din ni Sobihana bilang fake ang mga ulat sa social media na nakatanggap umano ng war equipment ng Pilipinas mula US, Japan at Australia. Umapila naman ang AFP chief sa publiko na mag-share lamang ng mga litrato sa social media na makatotohanan. Senator Antonio Trillanes IV submitted a resolution to investigate China's reclamation activities in the Spratly group of islands. Trillanes said the government must know the implications to the country's security of China's construction of structures in the West Philippine Sea, as well as the other countermeasures that the government has been doing. The investigation will also look into whether other claimant countries are also conducting reclamation activities and what is hindering the government to defend its position on the said territory. We believe it has very serious security implications. So we need to know if our country is prepared for any contingencies. So we would want to be enlightened by the national security and foreign policy plans of this government. Tama po ang inyong pagtingin. Hindi kaibigan ang pagtrato ng China sa atin. Hindi totoong pakikipagkaibigan ng kanyang interes. Kung hindi pananakot, pagbubuli, pananakot,
at kawalan ng pagrespeto sa mga international na batas. That's number one. And because of that, overt, deliberate, and explicit violations ng mga international na batas, particularly ang UNCLOS, United Nations Conventions on the Laws of the Sea, which is an international governing convention and mga batas na pangdaigdigan na kinikilala ng lahat ng mga kasapi ng United Nations sa buong daigdig, I think the United Nations must intervene by making a very strong statement against China at sabihan siya na hindi pwede yung mga barbaridad, hindi kumikilala sa batas, bully, at walang pagrespeto sa mga bansa sa kanyang neighboring area sa region natin na sa Southeast Asia kung ganun ang kanyang ginagawa. The United Nations General Samudio, sir, must be categorical in its terms to remind China that China is covered of UNCLOS. China cannot be above and beyond the international convention unless lumabas siya at umalis siya sa UN. China is a sitting and voting member sa UN Security Council. That is unbecoming for China as a representative to a powerful UN Security Council to bully militarily, politically, and even by virtue of diplomatic relations ang kanyang mga neighbors, especially ang ating bansa. And number three, I think yung tatlong diplomatic protests na ginawa ng Department of Foreign Affairs, ng DFA Secretary Locsin, at ni Pangulong Duterte, of course, alter ego niya si Secretary Locsin, I think it should be elevated now to United Nations. And we have to strengthen General Jerry Samudio, sir. Tama po kayo. This is a very important issue. Palalakasin natin ang interregional cooperation sa Vietnam, sa Laos, sa Cambodia, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore, and other countries sa General Jerry Samudio, sir, na nasa paligid ng Southeast Asia at mga member nations ng ASEAN upang ipakita that this is not tolerable. Eh, Sir Jerry, sa Indonesia, yung mga Chinese militia vessels, pinapalubog yan ng, ng Indonesian Coast Guard at ng Indonesian Navy, Sir Jerry. I think in my recollection, sa pagbabasa ko, hindi nabababa yan, Sir Jerry, sa 100 plus Chinese militia vessels ang pinalubog ng Indonesian Navy kapag sila ay nag-encroach sa territorial waters and boundary ng teritoryo ng Indonesia. I think dapat ang Estados Unidos, ang Amerika, kung tinatrato niya tayong kaibigan, paninindigan niya rin yung pagiging kaibigan natin. Ang masaklap nito, Colonel Samudio, sir, ay hindi natin mapapalakas ang ating mga naval forces capability dahil nga ang China ay napakalakas ng kanyang military superiority over sa Pilipinas. Kaya binubuli niya tayo. Hindi tayo makamodernize at makapagpapalarga ng ating mga pagpapalakas ng Navy and maritime forces natin and capability, Sir Jerry, because every year we are bleeding 100 billion pesos para punduhan ang ating local communist insurgency war na hindi matapos-tapos sa loob ng 5 dekada mahigit. Pero tama yung punto mo, Sir Jerry, kahit man lang sa pagsasalita, pagpapahayag, pagpapakita ng galit, pagpapakita ng condemnation, the entire Filipino nation, the entire Filipino people, all sectors must unite with our government and rally behind our government. At ulitin ko, Sir Jerry, let this broadcast of APA Pilipinas be also the official stand ng ating mga kababayan na sobra na itong ginagawa ng China. Ang kanyang pangbubuli, ang kanyang pagsisinungaling, ang kanyang pagbabalasubas sa mga pangdaigdigang kasunduan at mga patakaran ay hindi dapat pinapalampas. Of course, we will be ready to fight them in case na lumala yan at ang pinakamalapit yan sa kupi nilang Palawan or i-occupy nila ang kalayaan na province natin. O, tama, kalayaan, municipality of kalayaan natin. Sir Jerry, makikita mo yung Taiwan, winarningan niyang China. Ha? Subukan niyang lumabas, bumalik muli sa airspace ng Taiwan at nakahanda ang anti-aircraft na mga equipment military ng Taiwan. Ang China is not promoting peace. It is promoting occupation,
similar to the period of colonization. Hindi na tinatanggap yan sa modernong panahon. Wala na tayo doon sa panahon ng kolonyalismo. Salamat po, Sir Jerry. Tama po ang inyong pagtingin. Hindi kaibigan ang pagtrato ng China sa atin. Hindi totoong pakikipagkaibigan ng kanyang interes. Kung hindi pananakot, pagbubuli, pananakot, at kawalan ng pagrespeto sa mga international na batas. That's number one. And because of that, overt, deliberate, and explicit violations ng mga international na batas, particularly ang UNCLOS, United Nations Conventions on the Laws of the Sea, which is an international governing convention and mga batas na pangdaigdigan na kinikilala ng lahat ng mga kasapi ng United Nations sa buong daigdig, I think the United Nations must intervene by making a very strong statement against China at sabihan siya na hindi pwede yung mga barbaridad, hindi kumikilala sa batas, bully, at walang pagrespeto sa mga bansa sa kanyang neighboring area sa region natin sa Southeast Asia.